Nakalipas ang 2 oras ng nakakapagod na biyahe, nakarating na kami sa aming paroroonan. Maligayang pagdating sa Baras Rizal. Agad naming tinungo ang factory ng charcoal briquette na pinamamahalaan ni Tatay Mario Jimenez. Kumusta po kayo? Pasok po kayo. Magandang hapon po. Kami po ang estudyante ko galing sa University of the East. Magkakamaroon lang po kami ng kaunting katanungan tungkol po dyan sa inyo pong ulingan. Sa briquette, charcoal briquette. Charcoal briquette. Maaari po kami pumasok? Apo, tuloy po kayo. Welcome po kayo para dito sa munti naming pagawaan. Ito po yung aming ginagawa para nagkaroon po ng hanap buhay po yung mga taga rito. Upang sa gayon po mapalitan po yung aming hanap buhay dito dati ng mga tao dito, mga taga rito na dating pag-uling at pagputol ng mga puno, ngayon po ay kami katulong na ngayon ng ating gobyerno para sa pangangalaga ng ating kalikasan. Okay, so eco-friendly po yung mga uling natin. Apa. Ito po yung aming ito po ay carbonized din po ng darak ng ipa. Saka ng mga kusot. Okay. Yan po. Tapos ito po yun sa palay, di ba? Opo. Okay. Tapos ito po yung aming pulmahan sa paggawa ng nung briquette na yun, nung anong yan, ng mga panggatong na yan. Ito. Tapos ito po yung aming gilingan. Ginigiling po namin yung mga nauling na yan na binili namin sa mga tao na pinangpalit nila sa kanilang hanap buhay na hindi na sila magpuputol ng mga kahoy kundi yung mga basura na lang yung kanilang anuhin. Yan, ito po ang dalawang ito. Yan. Ito po ay gilingan ng carbonized na ginawa ng mga tao sa mga taga rito. Ito po yung bawat kilo po na aming nagigiling. Bali sa isang araw po nakaka 110 kilos. Yan. Tapos ito po naman yung nagagawa na pag buo nitong pong uling nakakaano sila minsan yung ano doon nakaka 100 kilos po sila sa isang araw. Bali 4 per person po 'yun. Bali ngayon po parang dito lang po muna yung supply namin hanggang buong Antipolo at Cainta kasi meron din po naman tayo sa Tanay na gawaan din ganito. Kasi nauna po sila sa amin na mabigyan ng DTI. Ngayon dito po kami nagsusupply ngayon at ngayon ay ang Rotarian po ang kukuha sa amin ito. Tapos kinausap na rin po yung ano nagpapagawa po ng maiksing sukat para sa manginasal. Sarap na manok lang. At saka po parang nakala po namin na information na kayo po ang presidente ng apa ng Upper Kilingan Farmers Association. Upper. Naging presidente na rin po ng RCC. RCC. Ito yung aming RCC. RCC Upper Kilingan and RCC Lower Kilingan. Mayroon din po kami sa lower extension po namin. So, gano'n na po katagal yung inyo pong samahan? Ang samahan po namin ay 2010 nag-start pero ngayon lang po itong na-develop ito pong wala po. Mag-isang buwan pa lang po dito sa bago lang. So dito niya rin po binibilad yung ito po yung bilaran po namin na dahil wala pa po kaming solar dryer. Yung dryer na parang may makina din na ginagatungan. Oven. Okay. Sa ano pamamagitan po nung ano, ito balat po ng kasaba. Kasi yung kasaba po na yun, yung po na yung aming pinatutuyo upang gawing powder. Okay. Harina upang i-mix po dyan para siya po ang nagbubuo nun. Inoxer po namin itong harina kasabang ito dahil mamimili na rin kami ng kasaba para gawin namin harina. So magkano itatanim yun ng kasaba? Nagpapatanim na rin po kami ng kasaba ngayon.
Kami po, dati ang hanap buhay po namin ay talagang karamihan po dito sa pag-uuling at pagpuputol ng kahoy po upang gawing uling. Yun po ang aming matagal na pinahanap buhay dito hanggang sa medyo na, hindi lang medyo, talagang ubos na po yung mga puno. Ngayon po, sa kagandahang loob una ng Panginoon Diyos, nagkaroon po kami ng isang napakagandang oportunidad o pagkakataon upang mabago yung antas po ng pamumuhay ng namin dito at yung mabago po yung aming hanap buhay dito. Sa pamamagitan po ng DTI at ng Rotarian, ng Rotary ay pinagkalooban po kami ng isang makinarya upang magamit po namin na mapalitan po yung hanap buhay namin dito. At ngayon po, kasama na rin po doon yung pagkakaloob din po sa amin ng talagang puhunan upang doon po ay magamit namin sa makatulong sa mga taga rito. At siya nga po pala, nandito po ang aking Vice President. At ito po yung aming TRO. Yan po ay aming mga board member. Ismael po, galing po sa University of the East. At ito po naman po yung mga kasama po namin. Irvin po, si Julius, at saka po si Patrick. Magandang tanghali po. Magandang tanghali din naman sa inyo sa paggawin kayo dito. Yung pa nga pong isang nanonood na yun, yan po ay aming board din. Ayan. Board member. Tinanong namin kung maaari niyang ipakita sa amin ang proseso ng paggawa ng kanilang eco-friendly na uling at pinaanyayahan naman niya ang aming kahilingan. So, ito po yung carbonized drum. Yung pinag-aanohan ng itong mga ito, yung mga basura nito. Ito pala yung Yay! Diyan na binababa. Depende na doon. Matay na. Sinambak ang balong mo wala ka. Alalay lang po ba dapat? So, sabi nga doon, maliliit mo muna eh. Papalakihin po talaga yung apoy? Oo. Huwag nyo kasi nilagyan ng malaki. Yung mga maliliit na sanga lang muna. Kumbaga, kuya, mga isa-isa lang. Yan. Yung maliliit lang. Basta maliliit lang. After po niya sunugin, yung pong mga dust, yung... Yan yung nakakarbon, nauulim mo siya. Tapos dadalhin po dun sa factory. So, ito na yung ano, ito na yung tinunaw na kasava. Tatay Mario, para saan po lulutuin natin? Lutuin niya para yung ano niya, hindi mausok yung panggatong. Yung panggatong, yung pong finished product para hindi siya dumausok. Para hindi siya mausok. So, Hinunog siya sa kumukulong tubig na 1 liter. Isang litro lang. Huwag lang siya yung masyadong luto, yung ano. Kasi pag lutong-luto na siya, padikit na siya. Kailangan yung mag-ano siya dun yung hindi masyadong luto dahil para magkumapit siya dun sa ano sa carbonize po namin. Masok ka dyan dito ka. Hindi lang masok dito. Pagkatapos lutuin ang powderized na kasava, ilalahok ito sa powderized na charcoal at haluin ito na parang semento.
Pagkatapos nito, ilalagay ito sa hulmahan. Alalahanin, kailangan punuin ang bawat lalagyan at kailangan itong tadyakan upang masiksik ng husto at mabubuo ito na parang hugis cylinder. So, tatay, ito po yung finished product nung ginawa po natin na ayan. After pong lutuin doon, after sunugin, patuyuin, tapos kigilingin, tapos po i-foform na po niyan. Then ito na po yung magiging, ito na yung finished product. Apa. So, kaya nga po, ito po yung aming finished product na ginagawa ng charcoal briquette upang pampalit po doon sa panggatong na o kaya sa mga ginagamit sa mga pag-ihaw-ihaw o sa mga litsunan o etc. Ito po ay mas matipid gamitin kaysa dun sa ano po. At ito po ay nananawagan po o pinapaabot ko po sa lahat, pinapaalam na hiniling po namin yung suporta. Okay. O tangkilikin po natin ang produktong ito sapagkat bawat sintimo po ninyong naiibili ng ganitong produkto nakakatulong po kayo sa pangangalaga ng kalikasan. Yan lang po at marami pong salamat. Sana po ay inyo pong tangkilikin ang produkto ito na charcoal briquette. So thank you po. Ako po si Mario Jimenez, 57 taong gulang na may asawa, may bilang may mga anak, 8. Nakatira po dito sa lugar ng Upper Kilingan, Barangay San Jose, Antipolo City. Ako po ay isang pangulo ng isang samahan dito sa aming lugar sa Upper Kilingan Farmers Association. Dito po, ang dating trabaho ko po ay nagko-construction at isa na rin po sa nag-uuling ng mga punong kahoy sa lugar na ito. Ngunit, nang ipatupad ng ating gobyerno ang paghuli sa mga illegal loggers dahil sa mga epekto ng ating deforestation tulad ng landslide plus flood mudside at iba pang sakuna at dahil dito marami sa aming mga mag-uuling ang nawala ng trabaho dahil isa rin akong concerned citizen ng ating bansa at dahil hindi ko lamang nakikita kundi naranasan din namin ang epekto ng global warming. Nakiisa na rin na din po ako sa programa ng ating gobyerno. Nagsimula po ito ng may dumalaw na taga DTI kasama ng mga taga Rotary Club at inimungkahi nila ang global ang charcoal briquette na pananaliksik ng isang doktor mula sa Universidad ng Pilipinas, Los Baños. Laking pasasalamat ko at isa ang aming barangay sa mga napili at dahil dito marami ang nabigyan ng trabaho at makakatulong na din sa pangangalaga ng kalikasan. Nawa po ay suportahan ninyo ang programang ito. Marami pong salamat. There are lots of political issues that we need to solve. We are already in the 5th constitution and yet these problems that we are experiencing now were the problems of yesterday. One of these is the deforestation. Most of the cases, it is caused by another problem, which is unemployment. We all know that it is hazardous because of its effects, like flash flood, mudslide, rockslide, landslide, and the most alarming is the global warming.
It is nice to know that they have this charcoal briquette, wherein they use it as a permanent substitute to the process of widely known charcoal, in which it is illegal. We should be thankful for these natural resources that we have, and we should conserve it and protect it for the sake of the next generation.